Another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon, na kung saan isa na naman matagumpay na kababayan natin ang nakapagpagawa ng kanilang pinapangarap na bahay. So guys, ito pong mag-asawa na ito ay sadya nga namang nagtulungan hanggang sa ito'y mag-ipon ng mag-ipon, hanggang sa unti-unti nilang naipagawa at nabuo ang kanilang pinapangarap na bahay, na kung saan ito na nga guys at nakikita natin yung perspective house kanina na ginagaya, at ito nga ang naging resulta at yan nga ay box type na bahay. So guys, naswertihan nung mag-asawang ito ang kanilang pagkuha ng manggagawa dahil ito nga ay naidiskarte ng maayos na tulad ng sinasabi natin na may malasakit sa nagpapagawa ng bahay. Dahil nga alam po nung manggagawa na ito ay talaga nga namang nagsumikap lamang ang mag-asawang ito na nagtrabaho sa Maynila hanggang sa nag-ipon at yun nga ay para mabuo ang kanilang pinapangarap na bahay. At ito na nga ang naging results la guys. Sulit na sulit ang pagkakagawa nito at budget meal eka nga. So guys, ito nga at ibinigay sa atin yung buong details ng materials upang maidetalye ko sa inyo para malaman nyo rin kung gaano nga ba paano ginawa ang diskarte dito para if ever na magpapagawa kayo ng bahay na ganito ring sukat ay magkaroon din kayo ng idea o basyan. Lalong-lalo na yung pagpili natin sa ating mga manggagawa na nakukuha na kung saan isa sa dahilan ito kung bakit tayo napapamahal ng gastos sa ating pagpapagawa ng bahay. So hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update, and just call me Mr. Guys. So guys, ito nga po ang ating topic or pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay na mag-asawang JR Proha at Ma'am Jovaline Proha. So si Sir JR po ay nagtatrabaho bilang driver sa isang water station, at habang ang kanya namang asawa, ang trabaho doon ay dishwasher doon din sa kanilang pinagtatrabahan. Sa madaling salita ay magkasama po sila sa kanilang trabaho. And anya nga ni Sir JR ay 3 years na po silang nagtsatsaga at nagsusumikap doon sa kanilang trabaho, at yan nga ay hanggang sa nag-ipon na nag-ipon, at unti-unti nga itong pinagawa ng kanilang bahay, at ito na nga guys ang resulta ay talaga nga namang napakasarap nga raw sa feeling. Habang unti-unti nilang nakikita yung pinapangarap nilang bahay na nabubuo, at mas lalo pa silang sinisipag at nai-inspired dahil nga yung dati lamang na pinapangarap na bahay noon ay nasa totoong buhay na ngayon. So guys, ayon nga po sa binigay na details ni Sir JR, na ang sukat nga po ng kanilang bahay ay 5 meters by 6 meters. At ito naman ay kinonvert natin by the feet, at lumalabas ito na 16.6 feet by 20 feet. At yan nga ay may kabuuan na 30 square meters. At yan ay may dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room, toilet and bath, porch or terrace. So guys, yan po ang kabuuan ng sukat ng bahay nito, at nakikita natin yung perspective house kanina. Yan nga po ay box type, at yan nga ay napakaganda, lalong-lalo na pag ito ay na full finish. So guys, bali ang bahay po na ito ay matatagpuan sa Barangay Hanawan o Campo Camarines Sur. Ito po ang hometown ng mag-asawang JR at Jovaline Proha, at ito nga po ang location ng bahay na ito. So guys, ayun nga po at nakita natin starting ng layout kanina hanggang sa ito ay nag-asinta at tumaas, at hanggang sa napunta na sa puntong biga, at yan nga ay nakapaglagay na nga po sila ng kanilang bubong, at yan nga ang kung saan ay ginamit ay steel trusses at corrugated roof. So guys, ayun at nabanggit na rin natin ang about dito sa pagpapagawa ng bubong, at ito na nga muna ang ating pag-usapan. So ayon po sa binigay na details sa Sir JR, na ito nga ang ginamit nilang trusses ay tubular, na ang sukat ay 2x3 at 2x2. And then lahat-lahat nga po yan, about lamang sa materials ay nagkakahalaga ng 9,200 pesos. And about naman po sa kanilang bubong, na kung saan ay ginamit nga po nila dito ay yung corrugated roof. Yan po yung normal lamang na bubong na usualing nakikita natin sa normal na bahay lang. So guys, bali ang nagastos po nila dito about sa bubong ay nagkakahalaga po ito ng 8,500. So yan ay materials lamang din po, at yan nga ay mamaya masasabi natin lahat-lahat ang total na nagastos dito.
So guys, ito naman po ang ating pag-usapan ngayon ng about sa pagpapagawa or pangunahing na gamit na materials dito sa structural ng bahay na ito. So ayon po sa binigay na details ni Sir JR, na ang nagamit nga po nilang hollow blocks dito ay umubos po sila ng 1,050 pieces. So lahat-lahat na po yan sa sukat na 5x6 meters. And about naman po sa simento, lahat-lahat naman po ay nakaubos sila dito ng 110 piraso. About lamang po yan sa simento, and then sa bakal naman, ay nakagamit sila dito ng 10mm at 9mm. So sa 10mm po ay umubos sila dito ng 40 pieces, at sa 9mm naman po ay nakaubos din sila dito ng 30 pieces. About naman po sa mga buhangin at graba, at sa buhangin naman po ay nakapagpaload sila ng 3 load na buhangin, and sa graba naman po ay 1 load na graba. Yan po yung tinatawag na ready mix na. So guys, yan pong nabanggit na mga materials na yan ay yan po ang lahat na nagastos o nagamit dito sa bahay na ito na ng sukat ay 5x6 meters, at yan nga po ay ayon kay Sir JR na owner ng bahay na ito. So guys, ito nga po at nakikita natin, almost done na nga po at nakapalitada na nga po loob at labas. And then dito naman po ang pag-usapan natin about sa kanilang kitchen tiles, mga pintuan at sliding window. At yan nga po ay di-details natin isa-isa yan. At yan nga ay binigay ng owner ng bahay na ito about ang mga details ng mga yan. So guys, ito naman at pag-usapan natin ang about sa kanilang mga pintuan. So ayon nga po sa binigay na details ni Sir JR, na siya nga po ay bumili ng 2 panel door at yan nga yung front and back door. So ito po ay nagkakahalaga ng 6,000 bawat isa, at yan po ay yung 2 doors na yan ay 12,000 na po. And about naman po dito sa kanilang mga hamba, yan po ay 4 na piraso ang binili niya, at yan nga ay nagkakahalaga ng 6,000 ang bawat isa. So lahat-lahat, bali 2 panel door, 4 na hamba, ay nagtotal po itong nagastos nila ay halagang 18,000 pesos. Yan po ay about lamang sa mga pintuan. So guys, ito nga at dito naman tayo pag-usapan natin ang about sa pagpapagawa ng kanilang kitchen tiles. So ayon po sa binigay na details ni Sir JR, na ang ginamit nga po nilang sukat na tiles dito ay 60x60. At yan nga po ay ang nagastos nila dito, lahat-lahat ay nagkakahalaga ng 2,500 about lamang dito sa ganitong kaliit na kitchen tiles. So yun nga guys, tunay nga naman talaga na napakasarap sa feeling kapag nakikita natin talaga kung saan napupunta ang ating pinaghihirapang pera, lalong-lalo na ito'y napupunta pa sa ating pinapangarap na bahay. So guys, ito naman po ang ating pag-usapan ng about dito sa kanilang pagpapagawa ng sliding window. So ayon po sa binigay na details ni Sir JR, na ang kanilang sliding window ay meron pong 5 piraso. At ang pagpapagawa niya po dito ay nagkakahalaga po ng 4,000 bawat isa. And then ito pong bahay na ito ay may 5 bintana, at yan nga ay lahat-lahat ang nagastos niya about lamang sa sliding window ay nagkakahalaga po ng 20,000 pesos. So yun nga guys ang nagastos dito, at yan nga ay kitang-kita natin na nabuo na nga po yung bahay na ito, at yan nga po ay box type. And then as of now nga is nakatira na po yung may-ari ng bahay na dito, at yun nga ay masayang-masaya sila dahil nagbunga ang kanilang pagsisikap sa kanilang pagtatrabaho, at lalong-lalo na ito nga ay dito sa ating pinapangarap na bahay. So guys, dito naman po pag-usapan natin about sa kanilang manggagawa na hinard. So ayon po sa details ni Sir JR, at ito nga po ay may hinard sila na 2 mason at 2 labor. So ang gana po ng 2 mason ay nagkakahalaga ng 400 pesos per day, at yung 2 labor naman ay 300 pesos per day. So yun nga guys, lahat-lahat na po ng nabanggit na dyan na details or mga materials ay galing mismo sa owner ng bahay. And then ito nga po, lahat-lahat nga raw po ang nagastos dito, labors and materials ay umabot na po ng 230,000 pesos. Yan na po ay meron ka ng ganitong box type na uri na bahay, at na ang sukat ay 5 meters by 6 meters, at may 2 kwarto, at yan ay meron ding porch or terrace.
So sulit na po ang halagang 230,000 pesos dito at yan nga ay almost mafi-finish na rin ito at kisame na lang ang kulang at floor tiles at yan nga ay maganda na ito lalong-lalo na at ito'y mapinturahan. Ang pinakahigit sa lahat ay hindi ka na nangungupahan at ito nga ay matatawag mo at masasabi mong sarili mong bahay. So ikaw kapatid, ako, tayong lahat ng mga nakakapanood nito ay makapagpasimula na rin po tayo ng ating pinapangarap na bahay kung meron na po tayong start na 100,000 or 50 or 150 at ang importante sa lahat at meron nga tayong sinimulan at may tatapusin. At yun nga ay napakainam po nung meron pong project na ginagawang bahay at yan po ay experience ko talaga kasi ganyan din po ang aking ginawa. Talagang gaganahan ka sa pagtatrabaho dahil nga meron kang inspirasyon bukod sa pamilya mo at yun nga ay yung pinagagawa mong bahay at lalo pag nakikita mo ito unting-unting nabubuo ay talaga nga namang hindi mo mapaliwanag ang kaligayahang nadarama ng iyong puso. So yun nga guys, maraming salamat po muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito. Lalong-lalo na na-motivate at nakapulutan na rin natin ng aral at lalong-lalo na at magkaroon na rin tayo ng interes upang makapagpasimula na tayo ng ating pinapangarap na bahay. So guys, happy 80K subscribers po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik palagi ng aking mga videos at mainit na pagsuporta ninyo. Road to 100K po tayo, talagang maraming salamat po sa inyong suporta. So ikaw kapatid, kung na-inspired at na-bless ka sa vlog na ito ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y ihahatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Ref Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.